So yung atin natin ngayon si Boy sa trabaho niya. So ang bigat kasi ng load niya, itong bag na dala ko. Kasi nung nakaraan, sinundo ko siya. Dala niya lahat ng gamit niya sa office, yung company laptop, yung mga gagamitin niya sa trabaho kasi nag-work from home setup sila. Yung nakaraang sundo ko nga sa kanya, na-late pa ako eh. Napagalitan pa ako kasi na-late eh. Susundo bang late? Ah, susundo ng late? Late pa ako? Pagkasusundo, advance naman. Sorry. Susundo ka pa, late ka naman. So, abangin natin si Boy. Tatabay na rin natin dito yung ano, yung Q&A yon, yung tanong mo kay Boy. So, yung unang tanong, Boy, galing kay Sir Lem Estrada yon. Shoutout sa'yo, sir. So, bakit daw Merida tsaka Cannondale yung naisipan nating bilhin na bike? Sa akin kasi, itong Cannondale, ano to, bike ko na to since college pa. So, niregalo sa akin to nung ate ko. Yun, niregalo lang siya. Nabili to ng December 20, ay, pumiyok pa. Binata. Nabili to nung December 2016. Yun. So, almost 2017 na ako nag-start mag-bike noon. So, halos lahat. Napalitan na, frame na lang yung hindi. Ayaw kasi masira eh. Usually yung mga pinapalitan ko naman yung ano na, yung mga sisirain na. Yung kay Boy naman, anong unang bike mo, Boy? Yun. Ay, yung, kung alam nyo na yung kwento nun, naka-Foxster siya. Galing sa Paluwagan. So, eventually, na-upgrade na lang yung mga parts nun. Tapos, hanggang sa napalitan na lang yung frame. Yung frame na yun, nabili yun kay Sir Boyong ng taga Marikina. Yung Foxster, medyo mataas pa sa kanya yun kahit size medium eh. So naghahanap talaga kami na women specific na frame para hindi siya ganun kahirap mag-bike. Yun, sana nasagot. Ito, galing naman kay Milty. Bakit naman Milty yung pangalan mo? So ano na yung memorable na napuntahan natin gamit ng bike? Malayuan na talaga, no? 12 hours yung ride nun. Sobrang bago lang ako bago na kayo nun. Sa akin naman yung balagbag. Yung nakaraang balagbag lang, ha? Maganda yun. Sobrang ganda ng experience namin dun sa balagbag. Kasi kami lang yung tao, yung halos kami lang yung tao. Tapos, basta yung ini-edit ko siya, natutuwa talaga ako, eh. Doon, maganda talaga yun. So, para sa akin, so far yun yung ano, maganda para sa akin. Memorable. So, kay Sir RG Sorbito, yun, shout out. Ang tanong niya, ano daw yung pinakasulit na upgrade? Para sa akin yung ano, ang pinakasulit na upgrade, na budget, na dapat mong i-upgrade. Ano daw? Labas tayo, labas. Yung ano, contact points. Sabay kasi tatlo yung contact point mo talaga, yung saddle, yung grips, tsaka yung pedal. So dalawa doon nag-ano sa comfort mo, yung grips tsaka saddle. Yun, grips tsaka saddle. Pero kung ako papapiliin, ang una kong i-upgrade is grips. Pero yun lang, paglaanan mo na rin ng konting budget kasi pag bumili ka kasi ng sobrang budget na grips, wala rin. Parang hindi ka nag-upgrade. Siguro maganda ilaan mo ng budget sa grips is 1,000 hanggang 1,500. Para sulit talaga. Kasi pag bumili ka ng mga ano, yung mga mumurahin lang, eventually, parang 3 to 6 months, mag-upgrade na naman ng grips eh. So parang buy cheap, buy twice yun. So mas maganda,
mag-invest ka na ng maganda. Kagaya itong grips ko, nabili ko to parang 1.4 itong Momom grips. More than a year na sa akin to, pero sobrang okay pa rin siya. So, redite na. Pag bumili ka nung ano, mumurahin na grips, wala. Baka ano lang yun. Maganda yung mag-upgrade ka ng isakan. Oo, yung ano na. Ang sakitan na lang, no? So, next. Ito, galing kay Sir Moises Tagorda. Ano daw maganda? Shield bearing o ball bearing na hubs? Hindi mo alam. Para sa akin, kung may budget ka, siyempre mas maganda yung shield bearing. Kung may budget ka na 3 to 4,000, yan, okay mag-shield bearing. Ayan, Speed One, Boozer, yun yung mga magandang brand na nasubukan na namin ni Boy, na sobrang tibay talaga. So kung budget ka naman, tight budget, mas okay na rin yung ball bearing na Shimano na non-series ball bearing. Ang kinagandaan sa non-series na Shimano, ano siya, serviceable. Madaling ma-service pag nabasagan ka ng bearing. So mura lang paggawaan na eh, kasi sa mga shield bearing, hanap ko talaga ng specific na bearing para dun sa hubs mo. Pero matagal naman siya masira. So commercial break muna. Ito na ang pinaka-favorite segment ni Boy. Bigat ng bike, anong bike ng bag mo? Oh. Sa likod. Bigat ng laptop eh. Ha? Ito na yung bag mo. Pasok na lang ako. Magbabike ka niya. Thank you po. Mananood. Ito yung bag niya, ang laki oh. Oh. Thanks. Kasi nung laptop eh. Kasi mga bot, ano pa. Magbabike ka niya. Bye-bye. Salamat sa mga nanonood. Hanggang dito na lang yung video. Hindi hanggang dito. Ay, hindi ba? Tatalay ko pa ito eh. Ah, tatalay ko pa. Oo. Sige. Bye-bye! Oo. Oh. Mamaya ulit po. Ano mamaya ulit? Yun, natitin na natin si Boy. So, doon kasi, bawal akong mag-back trail. Counter flow kasi yun, so dadaan ako ng Ortigas, doon ako iikot para makabalik ako sa Kamyas. Okay, next question tayo. Galing naman to kay Sir Johnny Ungab. So ang tanong niya daw, ano, sana? Ay, sana. Ano daw, bike ang Batanes hanggang Hulo, parang ano yan, Philippine Loop. Sana magawa namin yung Philippine Loop. Ano lang to eh. Kailangan to ng malaki-laking budget kasi ang estimated namin dyan sa Philippine Loop aabot ng 3 months. So pag mga ganong multi-day ride kasi ang budget mo per day 1,000. So kung 3 months yun, aabot yun ng almost 100 days. So kailangan mo ng 100k. Mag-ipon ka ng 100k para sa Philippine Loop. Pero sana po soon magawa namin. So, next question, kay galing kay Sir Gerson Roque. Oh, mga Roque, malalakas tong mga Roque. So, bakit daw hindi 29er yung bike namin? Ano, binili na kasi namin siya, 27.5 eh. So, nung binili sa akin to, college, wala ka naman talaga knowledge sa simula. Kung 29er ba maganda, 27.5. Pero, so far, okay naman yung 27.5.
Pero soon, mag-rebuild kami ng bike na 29er para yun nga sa mga pagsali kami ng event, para may specific bike kami pang event-event. Itong bike namin na to, pang long ride na lang namin. Tapang bike packing. Okay, next question tayo galing kay Sir Caleb Luingas. Ano daw maganda, Schwalbe na Racing Ralph o Continental na Racing Race King? So hindi pa kasi nagagamit ng Racing Ralph, pero yung Race King nagamit ko na. So ang masasabi ko lang, ano siya, sobrang fast rolling nung Race King compared dun sa mga ibang nagamit ko na gulong. So naghanap ko ng fast rolling tires. Ano yun, recommended ko rin yung Race King. Pero yun nga, hindi ako makapagbigay ng opinion regarding sa Racing Ralph kasi di pa ako nakakagamit. Pero based naman dun sa tire pattern, na pagbabasihan mo ng tire pattern, mukha naman siyang fast rolling. Pero kung i-base natin sa experience na nagamit ko na, ano ako, Race King, kasi yun lang nagamit ko eh. Ito, galing naman kay Sir William Borja. So, planning siya mag-upgrade ng Presta na inner tube. Galing siyang shredder. Pag galing kang shredder na inner tubes, ibig sabihin, pwede ka mag-Presta kasi yung butas ng rim is malaki na, enough na siya para ma-installan mo na rin ng Presta na pito. Kasi kapag meron kasing rim na Presta specific yung rim, merong rim na Presta specific, so hindi kasha mga shredder valve doon. Pero by default, shredder na yung nakakabit dun sa bike mo, pwede ka mag-Presta. Galing naman kay Fences Milk. Ang tanong niya, kung mahirap daw ba i-aho ng folding bike. So hindi naman siya mahirap as long as yun nga, meron kang may shifter yon, may gearing, so pwede kang mag-shift sa magana gear. So wala siyang problema i-ahon. Pero yung kagaya nung ginamit ko dahil nakaraan, ng single speed na folding bike, so mahirap talaga yung pang-ahon-ahon kasi hindi ka makapag-shift ng gear eh. Pero ang ano sa folding, siguro yung pag-maintain ng speed. Kasi maliit yung ano mo eh. Maliit yung gulong ko. So top speed doon ata. Di ko alam, di pa nakagamit ng folding sa long ride. Pero pag pinagbasihan kasi natin yung laki ng gulong o tire size, mas malaki gulong, mas mataas ang top speed. So pag maliit yung gulong mo, mababa yung top speed ng bike mo. So malaking factor yun, lalo pag nag-ride kayo malayuan. So alam, marami naman nang gumagawa niya na folding bike na naglo-long ride. So naman galing kay Sir Rinvic, saan daw nabili yung bell? Sa Shopee lang po, sa Shopee. So li-link na lang natin sa description kung saan yung ano, kung saan ko ito na order yung bell. Pero hindi ko sure kung gantong bell pa rin yung makukuha nyo kasi hindi ko naman control yan eh, kung ano yung ibibigay nila sa inyong quality ng bell. Baka kasi hindi pares ng tunog, hindi pares ng quality, so yun, baka lang hindi same ng kagaya ng nabili ko. Pero ang design ng bell na to, ano siya, is 4 cycle bell. So yun talaga yung legitimate na version nito. Nalaman ko lang na kopya-kopya lang tong bell ko nung may nag-comment dun sa video namin regarding nga dito sa bell. So nung pagka-search ko, yun nga, 4 cycle bell daw, tapos grabe yung presyo, mahal. So yun, kung gusto niyo yung legit, mas maganda yun. Okay, next question. Galing kay Sir Travis Frances. So, saan daw nakabili nung tapered fork adapter? So, sa Shopee ko yung nabili. Sa Shopee.
So merong iba't ibang brand, may nakita ko Zito, Risk, may Labici. So marami, maraming brand na available. So search ko na lang siya, tapos lalagay ko na lang din sa link yung ano, description kung saan mo pwedeng orderin. Yun nga, ginagamit yung mga ganyan pag straight yung head tube mo, tapos tapered yung isasalpak mo na fork. Yun nga lang, kung napanood nyo yung ano, bike check ko dahil yung nakaraan lang, yung cons niya, medyo angat ng konti yung ano, yung front end mo. Kasi nga, parang may spacer ka dyan eh, para ma-accommodate yung tapered fork. Next question kay Dr. Beans, galing kay Sir Dr. Beans. Ano daw next na i-upgrade? Yun, kung sa bike parang wala mo na akong i-upgrade, pero sa equipment ko, for example, sa camera gears natin, so, sana kong magdagdag ng camera para lagyan natin ng camera si Boy. Either action cam pa rin o 360 camera. Ano mo mas maganda doon para kay Boy? Pa-comment naman kung ano yung mas prefer niyo yung camera kay Boy. Ilalagay natin kay Boy para pag iniiwan ko siya, mahina kasi. Para pag naiiwan, may recording pa rin siya, di ba? Pero feeling ko 360 eh. Pag 360, either GoPro Max or Insta360. Okay din yung Insta eh, no? So comment nyo na lang din kung anong camera ba yung maganda na ikabit natin kay Boy. Nakalimutan yung pangalan. Galing kay, ano ko? Loim? Loim? Tama ba pronunciation ko? Juan Kiera. Yun, yung pangalan niya. Kalimutan ko yung paano i-pronounce. So galing ko sa kanya, budget na ano, wheel set, 27.5 na rims. So pag magbibuild kayo ng wheel set, ang recommended ko dyan, kagaya ng binuo ko ngayon, budget lang siya. Ang Weinmann rims kasi, nasa dati, nasa almost 2K lang yung isang pares niya, ewan ko lang ngayon. Sa spokes naman, Richman. Sa nipples naman, pillar brass. Yun lang talaga yung ano, kumbaga game changer yun. Bibihira ka mabengkongan kung mawala sa alay yung gulong mo, kasi sobrang ano eh, sobrang ganda ng build pag naka-brass nipples ka. Okay, next question tayo, galing kay Sir Rick namin. So ito yung ano eh, pinuno ng Team Yoxi. So budget daw for bike packing or camping kasama gears. Ang budget namin is 1,000 per head per day. 1,000 per head per day. So 1,000 per day siya isang tao. So kung 3 days kayo, 3 days kayong magbabike packing, so 3,000 yun isang tao. Medyo masakit lang ng konti. Actually, okay pa nga yun. Medyo tipid pa yun. Pero syempre, nagbabike packing ka, tapos multi-day ride ka, huwag mo na tipirin sarili mo. Enjoyin mo na lang. Kaya mas maganda yung budget talaga doon. Maximize mo na para pangit kasi yung nagtitipid eh. Hindi mo may enjoy. Tapos may mga babayaran ka ding ano, registration fee doon sa pupuntahan nyo. May pitch fee pa. May entrance fee, ang dami nyo pang babayaran. So, yun, kaya 1,000 per day yung budget pag magbabike packing ka. Doon naman, regarding sa gears, ano, medyo magastos siya sa simula kasi, syempre, wala ka pang magamit-gamit eh. Ang, for example na lang sa akin, yung handlebar bag na ginagamit ko, yung Rock Cross, around 2,000 plus yun. Tapos yung saddle bag, nasa 2,000 din, nasa 2,000, so 4,000 na bags pa lang. Sa tenta man, meron ka nang mabibili around 3,000, yun, maganda na yun. Yung sniper, recommended yun, bila na pag solo ka lang, yung 1P na tent na sniper, okay na okay yun. Yun, kung gusto nyong matry mag-bike camping, mas maganda kahit mag-invest lang kayo, tent lang muna. So pwede nyo naman i-strap na lang yan sa handlebar nyo eh. Kasi kung first timer kayo, sama kayo dun sa mga nagbabike camp na talaga o nagbabike packing para
kompleto sila sa gamit eh. So kung ano yung lulutuin namin, kakainin mo din naman eh. Wala ka naman choice. Hindi, biro lang. So yun lang, kung gusto mo ng ma-experience, invest ka lang ng tent kasi yun yung mahirap eh. Pag wala kang tent, wala kang tutulugan. Okay, next question tayo galing kay Sir Noel Alvarez. Tamang paglilinis ng bike. Anong una, ako kasi yung paglilinis ko, tabo lang. Tabo, timba, joy. Basta una mo linisin, drivetrain. Kasi pag hinuli mo yan, madudumihan pa rin yung nilinis mo. So, drivetrain muna, kaset, kadena, crankset, lahat. Lahat ng may grasa. After nun, tsaka mo na linisin yung iba. Yun lang. So, kay Sir Eman Rodero, ano daw ang cost ng pagkakabiyos pag nasa small teeth? Ako kasi na-experience ko na rin yan. Yung to, recent lang. Nagkaroon ako ng issue. Regarding nga after kung magpalit ng kadena, nung naputulan ako ng dropout, tapos nagpalit ako ng kadena. So kumakabis siya ng, yung first 3 gears kumakabis siya. Kasi nga, bago yung chain, luma na yung kaset. So hindi na sila compatible. Kasi anong nangyari niyan, possible, last pag na yung kadena, last pag na rin yung ano, yung kaset. Kumbaga, fit na fit na sila sa isa't isa eh. Kaya hindi kumakabiyos nung luma pa yung chain. Nung nagpalit ako ng bago, so magkaiba na, hindi na ganun ka-stretch yung kadena. Tapos yung kaset, last pag na, so hindi sila match. So pag ganun kasi yung naging issue mo, gagawin mo lang, papalit ka ng ano, ng teeth. Yung first 3 teeth ko, yung 11 teeth, 13 teeth, tsaka 15 teeth, pinalitan ko na yun. So umorder lang ako online ng pang 11 speed na ganun. Yun, nawala na yung kabis ng bike ko kasi dun lang naman ako usually nag-i-stay sa tatlong gear na yun, kaya yun lang talaga yung nalaspag na sa kaset ko, yun lang yung nalaspag. Nathan de Gracia, madaming Gracia na ito. So mountain peak port daw, okay daw pa pan-trail? Hindi ko alam kung okay siya pan-trail kasi hindi pa ako nakakagamit ng mountain peak na port. So alaga lang talaga pag mga lahat naman ng airport pag hindi mo inalagaan, papangit yung laro niya. Alagaan mo na lang, lagi mo linisin yung stanchion niya. Gamitan mo ng silicone grease or silicone lube para malinisan mo yung seals niya. Okay, para hindi na rin, para ma-prevent mo rin na manigas o masira yung seals ng fork mo. Proper maintenance lang, papalag na rin yan sa trail. Question galing kay Sir Ranji Mariano. So almost same sila ng tanong ni Sir Rick. So ano daw yung kailangan lang dalhin? So may lang. So parang minimalistic to kasi may lang eh. Yung mga kailangan lang talaga. Kung ano ka, wala ka pang experience, mas maganda mag-invest ka muna ng tutulugan mo. Yun nga, tent, hammock, tarp. Pero ako nire-recommend ko talaga pag first timer, mag-tent na lang muna, mag-invest ng tent. So mag-invest ka ng lutuan, hookset, diba? Mga ilaw, yan. Sama ka lang sa mga may experience na. Pwede ka rin sumama sa amin kung gusto mo. Basta may tent ka lang, so pwede ka naman sumama sa amin para ma-experience mo rin yung ambience. Peace of mind kasi siya pag nagka-camping ka. Sabi ko. So dito tayo, ikot-ikot lang tayo. So, baluarte ko naman to, Quezon City. So wala na tayo, walang issue dito. Ito question galing kay Sir Scottish Bodaldo. Collab daw with Team Apple. Sa ano lang, 3 days maximum lang. O kaya ano, may available na long weekend para makasama dyan sa mga more than a week nilang ano, multi-day ride. Kasi grabe mga nire-ride nila sa ano, ng Team Apple eh. Nila Sir Ian eh, sobrang lalaan eh. Kaya yung nakaraan nila, dulo na ng Luzon yung napupuntahan nila. Pero yun nga, pag na-invite tayo, sasama tayo yan. Yun, so wala nang tanong, ubos na. So shout out na lang tayo, shout out, sharawa, shawawaw. Yun, shout out tayo, shout out nga pala kay Sir Emerson Calexterio, kay Sir Rizboy,
kay Tito Ralph, kay Tita Babes, tapos kay Sir Arman Miranda, kay Sir Neil Bersena, kay Sir Sat Pogi, kay James D, yun. D.E. pala. James D, yun, shout out. Kay Sir Mark Ryan, yun, shout out. Kay Sir Ferdinand Solita, shout out. So yun, sa shout out bikers, shout out sa inyo. Tsaka sa Team Fast, yun, shout out. Yun, shout out kay Sir Jedo, kay Mami Helen, shout out po. Noli Satoza, kay Happy Nacionales, kay shout out din kay Ray Toka and Madam Lali Toka. Shout out Sir Melchor Carlota. At shout out kay Sir Joey Tolentino. Yun, so nandito na yung video natin. Maraming salamat po. Stay safe, ride safe, God bless and everything. Stay safe, ride safe, God bless and everything.